manalangin tayo. Mapagmahal naming Diyos, itinuro ng iyong anak sa amin na tawagin ka naming Ama. Isang malaking biyaya para sa amin na maging kabahagi ang iyong sambahayan. Batid namin na bilang bahagi ng iyong pamilya ay dapat naming ituring ang bawat isa bilang aming kapatid na may paggalang at malasakit. Basbasan mo ang aming pagtitipon ngayon bilang pamilya. Dumaloy nawa ang iyong biyaya sa pagtitipong ito upang ito ay magbunga ng lubos naming pagtatalaga ng sarili sa aming mga gawain. Hinihiling naming pagpalain mo ang mga tagapagpadaloy ng mga nakatakdang gawain upang buong husay nila itong magampanan na naaayon sa iyong banal na kalooban. Basbasan mo rin ang lahat ng mga dumalo upang kanilang lubos na maunawaan at maisabuhay ang mga kaalaman na kanilang matututunan. Itinataas din namin sa iyo, Ama, ang mga kawal ng hukbong sandatahan ng Pilipinas, lalo't higit ang mga nasa larangan upang sila ay manatiling ligtas sa kapahamakan ng kanilang kaluluwa at katawan. Basbasan mo rin po ang aming mga mahal sa buhay na sa mga oras na ito ay hindi namin kapiling. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesus na anak mo at aming kapatid. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Alang matigil, sinangalan, alang ng puso sa ito'y buhay. Lupang binigang, buwika ng magiging, sa manulupin, di ba masisiyo, sa nagatang. Ay galit ang bumabalot, mga walang kamuwang muwang, kayakap ang luha at pagod, mga maling at hikain ay di tamang sagot. Marawi, sabay-sabay nating ibabangon buong pagmamahal. Tayo ay aahon, marawi darating din ang isang dapit hapon. Sisikat ang araw sa isang bagong ngayon. Kristiyano at Muslim, hindi ba't iisa? Dinalang tayo ni Allah na iisang ama. Kung bubuksan ang puso ng bawat isa, sa mundo ang maghahari ay di't saya. Marawi, sabay-sabay natin
Ang bayan ay lumaya sa mga taong ang puso'y walang awa. Bayani ka na dapat pamalisan. Walang katulad ang iyong kagitingan. Hindi naghihintay ng kapalit kailan paman. Pagmamahal mo ay walang hanggan. Ang puso mo at isip ay para sa bayan. Magtatanggol, maglilingkod, yan ang iyong sinumpan. Bayani kang taglay, ang tapang at purihin ka ng laing Pilipino. Bayani ka na dapat pamalisan. Walang katulad ang iyong kagitingan. Hindi naghihintay ng kapalit kailan paman. Pagmamahal mo ay walang hanggan. Ang puso mo at isip ay para sa bayan. Magtatanggol, maglilingkod, yan ang iyong sinumpan. Bayani ka, taglay, pag-ibig na inalay mo. Kapuri-puri ka na totoo, na totoo. Ang puso mo at isip ay para sa'yo.
sa musika. Sabay-sabay at sama-sama tungo sa pagkakaisa. Ito ang DWDD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWDD 1134 kHz, Katropa Radio. Iba tayo. Ang oras, ganap na hong 8 minuto makalipas ang ganap na ika-6 ng umaga. Pulso at Balita. Ang mga pangyayari ngayon, pag-uusapan, diringgin ang pulso ng mamamayan sa mga pangunahing balita upang ipabatid sa mga kinauukulan. Pulso at Balita dito sa DWDD Katropa Radio. Araw tayo ngayon ng Lunes, 18 sa buwan ng Hunyo taong 2018. Welcome ho dito sa ating pang-Lunes na edisyon ng ating palatuntunan ng Pulso at Balita, live na sumasayang papawid mula rito sa Armed Forces of the Philippines Virtual Radio and Television. At kami ho ay simulcast sa atin ng Armed Forces Radio and DWDD Katropa Radio. Pulso at Balita. Alas 6 hanggang alas 8 na umaga, Lunes hanggang Biyernes, tayo ay magkakatipan dito sa ating dalawang oras na palatuntunan ng Pulso at Balita. At ang ating mga kasama sa magang ito sa ating technical side, ang ating mga magiging co-pilot, si Christian Sabado at si Jayton Dawaton. Sa newsroom, nandiyan ho si Lovely Guillermo. Pulso at Balita. At ulad doon ng ating nakagawian sa unang 30 minutong patikim ng ating mga pangunahing tampok ng mga balita, bit-bit namin ang ating mga balitang kawal may kinalaman dito sa hanay ng ating sandatang lakas ng Pilipinas at maging sa katatagan ng ating bansa. Magandang umaga kawal, ako si Nick Lipana Echevarria. Pulso at Balita. Samantala, magandang umaga muna kay Dina Buensalida Echevarria na maaga hong nakatutok ngayon dito sa ating Facebook Live. Himala, nagising ng maaga. Sarang hey, Dins. Pulso at Balita. Nakuha na natin kagad ang detalye ng ating mga pangunahing tampok ng mga balita sa unang 30 minutong hatid natin na mga patikim ng mga balita sa ating mga balitang kawal. Pinasalamatan ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Carlito Galvez Jr. ang malaking suportang ibinibigay ng Pangulong Rodrigo Duterte sa modernization program ng ating Armed Forces of the Philippines. Sa eksklusibong interview ng Armed Forces of the Philippines Virtual Radio and Television at ng Armed Forces Radio DWDD, palagayan naman ang binabanggit ng Pangulong Duterte maging sa kanilang mga informal meeting na prioridad nito ang pagpapalakas at pagbili ng mga makabago at mga first-hand na equipment ng ating militar. Nais din aniya ng Pangulong Rodrigo Duterte na maging mabilis ang modernization ng ating armed forces. Sa katunayan, kada buwan nagkakaroon sila ng pag-uusap sa Department of National Defense para plantsahin ang planong acquisition ng mga modernong gamit ng militar nang naaayon sa procurement law ng ating bansa. Ayon kay General Galvez, bawat taon ay mayroong mga dumadating na mga bagong equipment ang armed forces kaugnay sa modernization program nito. Prioridad ni General Galvez sa kanyang panunungkulan sa ilalim ng modernization program ng Armed Forces of the Philippines ang mga protection gear ng mga sundalo at mga bagong kagamitan para sa Philippine Air Force, Philippine Navy at Philippine Army. Matatanda ng second horizon ng Armed Forces of the Philippines modernization program ay pinondohan at inaprubahan ng Pangulong Duterte mula 2018 hanggang 2022
ng halagang 238 billion pesos. Binigyang halaga ni General Galvez na tanging ang Pangulong Duterte lamang ang gumawa ng mga pagbisita sa halos lahat ng mga kampo ng militar dito sa ating bansa. Pulso at Balita. Detalye pa ng ating mga balitang kawala dito pa rin ho sa pagpapatuloy ng ating palatuntunang Pulso at Balita. Naniniwala naman si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Carlito Galvez Jr. sa ipinakikitang sinseridad ng Pangulong Rodrigo Duterte na wakasan na ang problema sa insurgency sa bansa, partikular sa Mindanao. Sinabi ni General Galvez sa Armed Forces of the Philippines Virtual Radio and Television at Armed Forces Radio DWDD na seryoso ang Pangulong Duterte na ipatupad ang tunay na agrarian reform at ipamahagi sa mga mahihirap at mga kwalipikadong mamamayan ang mga nakatiwangwang na lupa ng ating gobyerno. Idagdag pa rito ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP ng mga lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng Department of Interior and Local Government, DILG, na nakasentro sa pagbibigay ng tulong sa mga sumusukong regular fighters na kaaway ng ating gobyerno. Ang kawalan ng lupa at kabuhayan ng mga indigenous people ang malimit na ginagamit ng mga kaaway ng gobyerno sa kanilang recruitment activities para palakasin ang kanilang mga pwersa, lalo na sa mga liblib na lugar sa bansa. Sa isang pananaliksik na ginawa ng Asian Development Bank o ADB, lumalabas ng mga ito ho mga lugar na madalas mayroong insurgency ay patuloy na hindi umuunlad. Isang halimbawa na rito ang rehiyon ng Mindanao. Binigyan din pa sa pag-aaral ng ADB. Ayon ho kay General Galvez na kapag ka naging maunlad ang Mindanao, magiging maunlad ang buong Pilipinas. Pulso at Balita. Magandang umaga muna kay Ed Silva mula ho sa bansang Ireland. Maaga ho siyang nakatutok dito sa ating palatuntunang Pulso at Balita sa ating Facebook Live. Diretso tayo sa detalya ng ating mga pangunahing tampok ng mga balita. By the way, Happy Father's Day, pare ko, sa inyo dyan sa Ireland, kina Adair, doon sa iba pang mga katropa natin dyan sa Ireland. Nananalig si General Carlito Galvez Jr., hepe ng sandatang lakas ng Pilipinas, na ang paglulunsad ng massive social infrastructure projects ang mabisang sandata pa rin para malutas ang insurgency sa buong bansa. Binigyan din ni General Galvez na hindi solusyon sa problema ng insurgency sa bansa tulad sa Mindanao ang armadong pakikipaglaban dahil laging may nagiging collateral dito o biktima kaya. Sinabi pa ni General Galvez na halos ang kanyang buong military career mula sa pagiging platoon leader hanggang sa maging general at pinuno ng Western Mindanao Command ng Armed Forces of the Philippines ay ginugol niya sa Mindanao bago maging Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Dahil sa mababang mahabang karanasan sa Mindanao, naniniwala si General Galvez na tanging ang peaceful negotiation pa rin ang makakalutas ng matagal na insurgency sa rehiyon ng Mindanao. Tinukoy din ni General Galvez ang inaprobahang Bangsamoro Basic Law ng ating Kongreso na magiging matagumpay aniya sa paghatid ng malaon ng inaasam na peace and development sa naturang rehiyon. Pulso at Balita. 16 na minuto makalipas ang ganap na 16 ng umaga. Patuloy tayo dito sa ating unang 30 minutong patid nating mga pangunahing balita sa Balitang Kawal. Magandang umaga ang pati ni Ed Silva sa atin ho mga katropa dito sa ating sandatang lakas ng Pilipinas. Pinabulaanan ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Carlito Galvez Jr. ang napabalita kamakailan na malapit ng pamunuan ng makaranasang opisyal ng Retirement Separation Benefit System o RSBS at Armed Forces Police Savings and Loan Association Incorporated o itong APSLAI. Sa eksklusibong pahayag ni General Galvez sa AFP Virtual Radio and Television at AFP Radio DWDD sa special edition ng programang ang inyong Armed Forces, binigyan din ito sa out of context ang mga napabalitang yan kamakailan. Katunayan, ayon kay General Galvez, maayos at epesyente ang pamamahalan ng mga kasulukoyong opisyal ng RSBS at APSLAI kasabay ang pagtiyak na nananatiling matatag ang dalawang financial institution na ito ng Armed Forces of the Philippines. Nilinaw pa ni General Galvez na tanging ang sustainability at ang pagpapalakas sa protection ng mga benepisyo at pensyon ng mga sundalo ang nais
nais niyang mapagyaman. Nais ni General Galvez na maiiwas ang mga sundalo sa mga financial loans na naglulubog sa kanila sa malaking pagkakautang at maturuan ng tamang pagmamanage sa kanilang mga sweldo. Pulso at Balita. Patuloy tayo sa ating mga pangunay tampok na mga balita pa sa unang 30 minutong pagbabalita. Hatid namin sa inyo ating mga balitang kawal. Samantala ho, ipinahayag ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Carlito Galvez Jr. na gumagawa na ng mga striktong regulasyon ng Armed Forces of the Philippines upang resolbahin ang malaking pagkakautang ng ating mga sundalo dulot ng kanilang kaliwatkanang pagloloan mula sa mga certain individuals or mga entities o kaya naman mula sa mga lending institution na siya ho namang nagpapalubog sa kanila sa malaking interest sa bawat pagkakautang ng mga ito. Sinabi ho nitong si General Galvez na ang problema sa pagkakautang ng ating mga kasundaluhan, gayon din ng ating mga policemen, ay nakarating na rin mismo sa kaalaman ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil dito, bumuo ang Pangulong Rodrigo Duterte na isang technical committee para ho naman resolbahin ang issue ng sobrang pagkakalubog o pagkaka-expose ng ating mga kasundaluhan na mga policemen kasama na mga teacher sa labis na pagkakautang ayon ho sa pahayag nitong si General Carlito Galvez. Sinabi ho ni General Galvez na ang militar ay kasalukoy na rin nagpapatupad ng mga kaukulang guidelines o measures kung paano ho naman matatapos o mabibigyan ng wakas ito hong malaking pagkakautang o pagkakabaon sa utang ng atin hong mga kasundaluhan. Pulso at Balita. Diretso tayo sa atin ng mga balitang kawal. Magandang umaga din kay Rachel Castro Echevarria mula ho dyan sa Aliaga, sa Sunsun, Aliaga, Nueva Ecija. No, nakatuto ko sila ngayon dito sa ating Facebook Live ng Pulso at Balita. Meron na tayong 19 na minuto makalipas ang ganap na ika-6 na umaga. Detalye pa ng ating mga balita ay pinahayag ni Philippine Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Robert Empedrad na porsigido ang Japan Maritime Self-Defense Force o itong JMSDF na bigyan silang muli nito ng mga Beechcraft King Air TC-90 Patrol Aircraft. Ito ang ipinabatid naman noon ng JMSDF kay Admiral Empedrad sa kanyang pagbisita sa bansang Japan. At nauna na, kung inyong matatandaan, nauna na nagkaloob ng 5 TC-90 Patrol Aircraft ang Maritime Self-Defense ng Japan sa Philippine Navy. Noong Pebrero 29 ng taong 2016, inialok ng JMSDF ang mga TC-90 Patrol Aircraft sa Pilipinas makaraang maisapinal ang isang agreement concerning the transfer of the defense equipment and technology sa pagitan ng dalawang magkaibigang bansa. Malaki ang maitutulong ng mga TC-90 patrol aircraft sa operasyon ng Philippine Navy, partikular sa intelligence surveillance, humanitarian assistance at rescue and relief activities. Ayon kay Vice Admiral Empedrad, mahigit 1,000 nautical miles ang range na kayang abutin ng TC-90 patrol aircraft at taglay ang bilis na 220 knots. May kakayahan din itong magsakay ng hanggang 8 pasaheros. Pulso at Balita. Diretso tayo sa ating mga balitang kawal. Bineverifika na ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police ang ginawang pagsalakay umano ng mga armadong miyembro ng New People's Army noong Miyerkules sa isang tanggapan na pag-aari umano ng isang Chinese tycoon sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayon kay Major General Filimon Santos, ang commander ng 7th Infantry Division ng Philippine Army at Chief Superintendent Amador Corpus, Regional Police Director sa Central Luzon, kapwa wala silang natatanggap na mga ulat hinggil sa umano'y pagsalakay ng mga New People's Army, subalit patuloy nila itong bineverifika pa sa kasalukuyan. Ayon naman kay Lieutenant Colonel Arnel Cabugon, commander ng Army's 48th Infantry Battalion, hanggang noong Biyernes wala silang natatanggap na anumang confirmation hinggil ho naman doon sa naganap na
panagsalakay mula sa Bulacan Police at maging sa 88th Infantry Battalion ng Philippine Army hinggil sa naturang insidente. Sinabi ni Lieutenant Colonel Kabugon na posibleng isa lamang ito sa mga ginagawang propaganda ng New People's Army. Pulso at Balita. 22 minuto makalipas ang ganap na ika-anim ng umaga. Magandang umaga muna kay Nas Emiliano. Good day sa atin ng mga katropa, ang kanyang buddy. Ito ang si Weng Emiliano. Kumusta si Kulot Emiliano? Tuloy tayo sa tuloy ang pagkait ninyo dyan sa may Palmera 6. Tuloy naman ang pagkait ko rito sa atin hong mga pagbabalita na inihatid sa inyo tuwing umaga ho yan, Lunes hanggang Biyernes. Sa unang 30 minutong patikim nating mga balita, ang atin ho mga balitang kawal may kinalaman sa ane ng ating sandatang lakas ng Pilipinas at maging sa katatagan ng ating bansa. Pulso at Balita. Also, good morning ho kay JC Francisco. Good day, mate, sa lahat ng ating mga katropa. Wow na wow ang background, Lodi. God bless us all. Sabi niyo dito sa ating background. Ito ho yung resulta nung ilang buwan na paghihirap, pagsasakripisyo ng ating mga katropa dito, no? Sa pangunan na aming group commander, si Major Alwin Maneha at ng kanyang mga staff. Siyempre, yan ho naman ay sa basbas ng aming Commanding General ng Civil Relations Service ng ating Armed Forces of the Philippines, si Major General Bienvenido Datuin Jr. Pulso at Balita. Sige, diretso tayo sa ating mga balita. Pinagtanggol ni Presidential Advisor on the Peace Process, Jess Duresa, ang ginawang pag-reset ng Pangulong Rodrigo Duterte sa peace talks sa mga komunistang rebelde para bigyan proteksyon ng kanilang mga napagkasunduan na o narating sa kanilang back-channel talks na isinagawa kamakailan. Reaksyon ito sa negatibong pagbanat na ginawa ni Jose Maria Sison sa Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa pagkaka-reset ng peace talks na nauna nang sinabi ni Sison na mangyayari sana sa darating na June 18. Noong Biyernes, sinabi ni Duresa na ang pagkakareset sa peace talks ay upang imbitahan ang mga resource person na nakasama sa back-channel talks ng government panel at National Democratic Front ng Communist Party of the Philippines na konsultahin ang publiko. Ipinaliwanag pa ni Duresa na sa maraming pagkakataon na idinaos ang peace talks, lagi itong hindi nagtatagumpay dahilan sa kawalan ng suporta ng publiko. Inalimbawa pa ni Duresa ang ipinakitang suporta at partisipasyon ng publiko na nakatulong ng malaki sa pakikipag-usap ng pamahalaan sa Moro Islamic Liberation Front at ito ang gustong gayahin ng gobyerno. Binigyan din ni Duresa na hindi dapat ipagsawalang bahala ang possible o ang posible at malaking contribution na maaring maibigay ng publiko tungkol sa ikatatagumpay ng peace talks. Pulso at Balita. Si Balbino Habeliana mula sa Samar ay nakatutok dito sa ating palatuntunan ng Pulso at Balita. Ang sabi niya, very good. Pulso at Balita. Bagyo ng ating mga balitang kawal ngayong umaga ay nare-reklamo naman ng mga dating miyembro ng tumiwalag sa militanteng grupong Kalipunan ng Damayang Mahihirap o Kadamay ang pagbabanta sa kanilang buhay ng samahan na minsan nilang kinaaniban. Yan ang mahirap pagka tumiwalag ka, babantaan ka. Sa inihaing reklamo sa tanggapan ng pulisya sa Bulacan, isinumbong ng mga miyembro ng Team JB na tumiwalag sa Kadamay ang pananakot at panghaharas sa kanila ng mga nakamotorsiklong o kaugnay ho sa pagtalikod nila sa Kadamay. Ang Team JB na pinamumunuan ni Jeffrey Aris na tumiwalag sa grupo ay kabilang sa may 8,000 mga miyembro ng mga Kadamay umano na pwersang nag-okupa sa may 6,000 mga idle units ng 6 na housing projects ng ating pamahalaan noong nakalipas na taon. Kabilang sa mga itong pabahay ng National Housing Authority na para sana sa mga sundalo at pulis na kalaunan ay ibinigay na rin sa kanila ng Pangulong Rodrigo Duterte for humanitarian reason matapos na pangakuan ng Armed Forces at ang Philippine National Police na ipagpapagawa na lamang sila ng mga makabagong pabahay. Pulso
at balita. Samantala naman si Gerald Similiano. Ako si Kulot Sabi, ang kulit, ha? Nakatutok na rin dito sa ating Facebook Live. Kumusta ang ating mga tricycle boy, yung mga bayani ho ng lansangan ng Palmera 6 at saka ng Glendale. Diyan ho sa inyong pagpasada ngayong umaga. I'm sure makababawi kayo dun sa lahat ng mga araw na nagdaan ng mahinang pasada ngayong simula ng unang araw o yung pangkalahatang pasok ko ng ating mga mag-aaral, di ba? Pulso at balita. Isa na lamang ang kulang kay Gerald Similiano, ang kanyang makakapartner sa kanyang panghabang buhay. Pulso at balita. Also, magandang umaga ho kay Ernesto Rivera, mula ho naman dyan sa Taguig. Magandang umaga sa inyo riyan. Kumusta ang araw ng ating negosyo? Patuloy tayo sa detalye ng ating pang mga balita. Ibinunyag ni Jeffrey Aris, leader ng tumiwalag na grupo mula sa kalipunan ng damayang mahirap o kadamay, ng ilan sa mga housing units na inokupahan nito sa Pandi, Bulacan ay napasok na ng mga miyembro ng New People's Army upang dito sanayin ang mga bago nilang mga recruits. Ayon kay Aris, nagsasagawa ng house-to-house na pagbisita ang mga New People's Army sa mga housing units para mag-recruit mula edad 11 kasabay ng pananakot sa kanila. Abi, napakabata ho niya, mga minor de edad dyan, huwag niyo isama dyan sa mga ganyang pagkilos, ha? Kasama ang ibinulgar ni Aris ang panibagong pag-ukupa ng kanilang mga kasamahan sa mga idle units sa tatlong iba pang housing projects sa naturang lugar na para sana sa mga naapektuhang manggagawa ng gobyerno, na siya ho namang maapektuhan ng mga nakalinyang infrastructure projects sa Quezon City. Tinukoy ng isa sa mga residente ang Atlantica Project sa barangay Mapulang Lupa na ginawa na umanong recruitment at training center ng mga recruits ng New People's Army. Ayon naman kay Lieutenant Colonel Julio Eugene Osayas, tagapagsalita ng 7th Infantry Division ng Philippine Army, kanila nang bineberipika ang mga aligasyong ito ng breakaway group mula ho sa militanteng grupong kadamay. Pulso at balita. Eh, hindi na ho maganda yan, ha? Kapag kakao yan ay nakarating dito sa kaalaman ng ating Pangulong Duterte, na kung tsako na hindi magugustuhan niya. Yan ho ay ibinigay sa inyo ng Pangulo para matirhan ninyo. Hindi ho para gawing recruitment center ng inyong mga bagong recruit. At hindi ho dapat nating bisitahin o rekrutin yung mga menor de edad na mga kabataan dyan ho sa inokupahan ninyo na mga housing units na para sana sa mga personal uniform ng ating gobyerno. Hindi po magiging maganda yan. Sana naman, bigyan natin ng pahalaga yun hong ibinigay, pinagkaloob ng Pangulong Duterte sa atin. At ito rin ho sana natin na yan sariling tahanan natin, ano? Huwag ho nating gamitin sa mga bagay na paglaban ho dito sa ating gobyerno. Samantala, sabi ho ni Kulot, ni Gerald Similiano, magandang umaga sa ating mga katropa. Yun nga laman daw, sawi ang kanyang ang kanyang love life. Pulso at balita. Si Banji Stella Maris, kasama ho nating nakatutong ngayon dito sa ating panatuntunang Pulso at Balita. Balita pa rin dito ho sa ating Pulso at Balita. Sa pinakahuling periodic report ng Northern Luzon Command ng Armed Forces of the Philippines, nasa 400 mga miyembro na lamang ng mga komunistang rebelde ang kanilang mahigpit na minomonitor ngayon na kumikilaw sa kanilang area of responsibility. Ito ang pinahayag ni Lieutenant Colonel Isagani Nato, ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines, NOLCOM. Nauna na rito, idineklarang ligtas na sa impluensya ng communist terrorist group New People's Army ang lalawigan ng Pangasinan. Ipinabatid naman ni Lieutenant Colonel Nato sa mga nagnanais pang magbalik loob sa pamahalaan na mayroon silang mga personnel sa bawat unit ng Philippine Army sa mga isolated na mga lugar na maaari nilang malapitan at hinga ng tulong para mapabilang sa mga pinoproseso ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program ng pamahalaan sa bawat mga munisipyo at lungsod na kanila ho namang
nasasakupan. Pulso at Balita. Happy Father's Day ang batiin ni Banji Stella Marie sa atin noong mga katropa at sa lahat ng mga ama. O yan, no? Nang sandatang lakas ng Pilipinas at sa lahat din ho ng mga tatay. O kay tatay, kay nanay, ano ba yan? Hindi pala nanay. Kay tatay, kay daddy, kay papa, kay ama, kung ano man ho ang tawag ninyo sa inyo. Pwede na rin ho kay nanay sapagkat meron ho tayong mga padre din pamilya na tatay na, nanay pa sa kanilang pamilya. Pulso at Balita. Yan ang unang 30 minutong patikim nating mga pangunahing tampok ng mga balita. May kinalaman o dito sa hanay ng ating sandatang lakas ng Pilipinas at maging sa katatagan ng ating bansa. Magbabalik ko ako sa ating pang mga mas malalaking kaganapan dito sa ating paligid. Wag ko kayong bibitiw, makalipas lang ilan naming mga obligasyon. Ito ang DWDD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Tayo'y magtatagumpay.
sa'yo magbibalita, makialit sa musika, sabay-sabay lang sama-sama, tungo sa pagkakaisa. Double D, 1134 kHz, Katropa Radio, iba tayo! 39 na minuto makalipas ang ganap na ika-anim ng umaga. Balik ko tayo dito sa ating palatuntunan, Pulso at Balita. Pulso at Balita! Magandang umaga muna kay Warlito Garnace Carriaga, na kasama na rin natin at nakatutong ngayon dito sa ating Facebook Live. Happy Father's Day sa iyo, pare ko. Kumusta ang iyong pag-enjoy mo sa iyong retirement? Nakakolekta na ba? Pulso at Balita. Ilan na hong mga pinakamalalaking balita dito sa ating mga payagan ngayon, yun hong pagmamarakulyo nito hong si Jose Maria Sison na ng CPP-NPA kaugnay doon ho sa pag-reset ng ating Pangulong Rodrigo Duterte doon sa peace talks. Nagmistula manong spoiled brat si Sison ayon kay Defense Secretary Delpin Lorenzana. Pulso at Balita. Si Senator Gordon nais ho na bigyan ng mas malaking budget pa ang atin hong sandatahang lakas ng Pilipinas, kasabay ang kanya ho namang pakiusap sa atin hong mga Pilipino na kaunting sakripisyo. Pulso at Balita. Samantala ho si Special Assistant to the President Bongo, hinamon ho si Senator Trillanes ng isang duelo. Saksakan daw ng ballpen. Pulso at Balita. Naku, siguro napundi na rin si Kuan, ano, si Bongo, ano, dun sa mga akusasyon na meron din itong bilyong piso. Nakikitaan ni Senator Trillanes yata ng Kuan ng mga bilyon-bilyong piso mga nakadeposito. Siya kaya wala. Pulso at Balita. Nakaw, nanggagalaiti ko sa galit, ano? Itong si Jose Maria Sison doon ho sa pagkakasuspindi ng ating Pangulong Duterte pansamantala doon sa peace talks na sana nauna ho naka-schedule this coming June 28. Sabi ho ni Sison, dapat hindi sinuspindi. Nais daw kontrolin ng ating pamahalaan yung peace talks. Dapat kinonsulta daw muna sila doon yung panel ng NDF at hindi daw dapat nagsagawa ng unilateral suspension noong peace process na yan, o yung peace talks. Kaya ho, galit na galit itong si Jose Maria Sison, at sali po na kanyang unawain gustong mangyari ng Pangulong Rodrigo Duterte doon sa pagkakareset nung usapang pangkapayapaan. Nagbantaho itong si Sison na maglulunsad sila ng People's War. Pulso at Balita. Sabi ho tuloy ni Secretary Lorenzana ng ating Department of National Defense, umiral na naman ang tantrum nitong si Jose Maria Sison. Umiral na naman daw yung kanyang pagiging spoiled brat. Pulso at Balita. Alam niyo, sa isang banda ho, ano, yung pagkakasuspindi ng ating presidente doon sa peace talk, sabi niya baka by July kasi hindi pa nga sila ready, ano. Sa isang banda ho, mayroong buting dala yan . Mas mabibigyan noon ng mahabang pagkakataon yung panel ng National Democratic Front of the Philippines na siyang kumakatawan sa Communist Party of the Philippines at New People's Army ni Jose Maria Sison. Gayun din no, yung panel ng ating gobyerno, para ho mas higit nila na mapino kung ano man yung mga kondisyon na kanila hong inilatag na. Mas may pagkakataon pa sila ngayon. So hindi tayo nagmamadali, 'di ba? Mas higit nating mapag-uusapan, mas mapapalalim natin, mas mapapalawak natin ang sakop ng ating mga
ibinigay na kondisyon. Naiso kasi ng presidente o ng ating gobyerno na imbitahin yun hong mga nakabahagi noong idinaos na back channel talks ng panel ng gobyerno at saka ho ng NDF na makasama nila sa pagkonsulta dito sa ating mga mamamayan, sa publiko, para makakuha ho ng mga public opinion. Kasi sa isa hong peace negotiation, mahalaga ang opinion ng bayan. Hindi ho po pwede na kumbaga basta ipapaubayan na lamang natin doon ho sa ating mga negosyador. So masigut ho natin mapapalawak at mapapaganda yung mga, sa pamamagitan ng mga mungkahi na ating ibibigay doon sa ating mga negosyador o yung maisishare natin sa kanila. Diba, mas magiging epektibo ho yan kesa ho naman doon sa ipinagwawalang bahala natin ng opinion ng publiko. Kasi sa nakita ho ng ating Pangulong Duterte, naniniwala siya na yung naging participation at contribution ng publiko, napakalaki ho ng naitulong doon sa naging magandang bunga ng peace talks sa Moro Islamic Liberation Front sa MILF. Actually, aprobado na ho yan ng ating Kongreso at yun nga lang, magkaiba ang versyon ng Senado at saka ng Kamara. Well, yun naman ho given as, given yung mga ganyan kasi hindi naman po pwedeng magkamukha yung version ng dalawa. Pero yan na lamang ho ang kanilang i-refine para ho maayos kapag ka napag-isa na nila yung version ng Senado at ng Kamara. So magkakaroon na ho ng iisang version yung after ng kanilang bicameral conference committee at yun ho ang isasubmit sa Pangulong Duterte matapos na aprobahan doon sa kanilang plenary hall. And then kapag nalagdaan niya ng Pangulo, yan ho ay magiging isang ganap ng batas. Ipapatupad na ang Bangsamoro Basic Law. Maging ang ating sandatang lakas ng Pilipinas si General Galvez, naniniwala ho na ang inaprobahang Bangsamoro Basic Law ay siya ho namang magiging susi ng katahimikan dyan ho sa rehiyon ng Mindanao. So yun ho ang gustong gayahin ng ating presidente. Yung naging participation at contribution ng publiko doon sa matagumpay na pakikipag-usap sa MILF. Kaya ho hindi dapat na magputok ang butse ni Joe Masison doon ho sa pagsuspindi. And karapatan naman ho yan ng presidente o nung panel ng ating gobyerno, kahit ho maging nung panel nila Jose Maria Sison. So pwede naman silang mag-suspend unilaterally din. And yan mas maiintindihan ho ng ating gobyerno sapagkat gusto ho ng gobyerno na maging mas malawak, magkaroon ng malalimang konsultasyon sa ating publiko sa iba't ibang religious grupo o yung sekta ng ating hong mamamayan para ho iba't ibang opinion kapag ka pinagsama-sama ho natin yan, mas magiging maganda at epektibo ang kalalabasan ng kanila hong mga suggestion. Kasi ho sa mga nakanipas na kasaysayan ng peace talks, napansin ho ng ating gobyerno na malimit ho na nagkakaroon ng setback dahil ho sa kawalan ng suporta ng publiko. Pulso at Balita. Yan ho ang ayaw ng maulit ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, kung sabi nga ni Secretary Delfin Lorenzana, kung iniisip nitong si Sison na mapupuwersa niya ito hong Pangulong Duterte na pabalikin yung kanyang mga negosyador doon ho sa negotiating table sa pamamagitan ng pananakot na maglulunsad sila ng digmaan, isa daw ho itong napakalaking pagkakamali ni Sison ayon kay Secretary Lorenzana. Pulso at Balita. Sabi ho ni Secretary Lorenzana, hindi dapat minamaliit nitong si Sison yung mga nagiging desisyon ng presidente. Sa halip na kanyang tanggapin yung pinaka-rational na kadahilanan kung bakit pansamantalang na-reset yung peace talks, ang ginawa ho ni Jose Maria Sison, nag-declare ho ng people's war. Kaya ho ang sabi ni Secretary Lorenzana,
Eh, madali naman eh, kaya season niya, nasabihin nila o utusan niya yung kanyang mga kadre na maglunsad ng kumbaga yung intensified attacks laban dito sa ating mga tropa ng pamahalaan, sapagkat ika niya si season naman ay nandoon sa Dinederland at nagpapakasasa na mumuhay ng marangya doon ho sa bansa na kanyang kung saan siya pinagkalooban ng political asylum. Pulso at Balita. Ito pa ang matindi. Sabi ho ni Secretary Lorenzana, yung mga army na inaakala ho ni Season, yung mga kadre niya sa New People's Army, na inaakala ho ni Season na kanyang mga tauhan at sumusunod sa kanya, eh pinaalala ho nitong si Secretary Lorenzana na hindi na siya sinusunod nito at hindi na siya pinakikinggan. Sa halip, sabi ho ni Secretary Lorenzana, ang pinakikinggan nito ngayon at sinusunod eh ang panawagan ho ng ating Pangulong Rodrigo Duterte at ang panawagan ho ng Armed Forces of the Philippines na magbalik-loob na ang mga ito sa ating gobyerno at i-avail ang napakagandang alok ng mga tulong pinansyal. Yung tulong pangkabuhayan, mga pabahay at lupa, yung possible integration dito sa Armed Forces of the Philippines. Pulso at Balita. You know, ang sagot ni Secretary Lorenzana dyan ho kay Jose Maria Sison. Ngayon, kahit kailan ho, ang ating Armed Forces of the Philippines, base ho kasi dun sa akusasyon ni Sison, gagamitin niya ng Armed Forces para makapag yung suspension na yan, gagamitin ng Armed Forces para makapaglunsad ng mga iba't ibang opensiba daw dito sa mga miyembro ng New People's Army. Ang sagot ho ng AFP dyan ay matagal ho nung mga sinaon na pampanahon, ano, lagi ho ang landas ng ating Armed Forces ay patungo ho sa katahimikan. As much as possible, mismo ho ang ating mga kasundaluhan ang ayaw din sana na magkaroon ng mga armadong pakikibaka. Ayaw nila na ng engkwentro. Naniniwala ho ang ating mga kasundaluhan sa pangunguna ho ni General Galvez na mas maigi pa rin na magkaroon ng peace negotiation yung mga massive infrastructure projects or programs. Yun ang isa sa pinakamahalagang susi ho ng matagal ng insurgency problem dito sa ating bansa. Never ho na ang ating Armed Forces ay nag-umpisa ng armadong pakikibaka. Kaya nga lamang ho nagkakaroon ng armadong labanan dahil siyempre kailangan naman ho ipagtanggol ng ating Armed Forces yung ating mga mamamayan, ang ating estabilidad ng bansa kapag kaho ito ay hinihingi ng pagkakataon. Ang sabi ho ni General Galvez, sa alinmang armadong pakikibaka, lagi mayroon diyang nagiging kolateral o biktima. Pulso at Balita. Kaya hanggat maaari, ayaw nila ng armadong pakikibaka. At ang atin ng mga sundalo, lagi ho nasa landas yan ng kapayapaan. Kailanman, meron nga ho sila ngayon, di ba, yung Enhanced Comprehensive Local Integration Program ng atin ng gobyerno. Yun ho, nakapokus doon sa ating mga regular fighters ng New People's Army o kahit na ho anong grupo. Kapag gusto nilang sumuko, yun ho, doon sila sinasailalim at nandoon ho lahat. Package ho yung benepisyo na nandoon. Kaya nga kapag kayan, di ba, langkay-langkay ho ngayon yung mga sumusuko ng mga New People's Army. Yan nga ho, kung po pwede, bibigyan na ng kanilang mga sariling lupa o makakabuo sila ng isang komunidad. Lalo pa ho ngayon ng ating Pangulong Rodrigo Duterte, sabi nga ho ni General Galvez sa aming pag-uusap noon, doon sa programa ng inyong Armed Forces, kami ni Benla sa atin, desidido ang Pangulong Rodrigo Duterte na ipatupad yung genuine o tunay na agrarian reform para ho sa ating mga magsasaka, sa ating mga kababayan na walang mga lupa. Naniniwala si General Galvez na ito ang pinakamabisang paraan, sapagkat sabi nga ni General Galvez, yung kawalan ng lupa at bahay, yung kawalan ng mapagkakakitaan o hanap buhay, ang siya hong malimit na ginagamit na tools nito hong mga New People's Army o ng mga terorismo
doon ho sa kanila mga recruitment activities, lalong-lalo na ho doon sa mga liblib na lugar para palakasin ang kanilang pwersa doon. So bagay na kapag kakao yung agrarian reform na yan o yung pamamahagi ho ng titulo ng mga lupa doon sa mga magsasaka, sa mga mahirap nating kababayan, naku, napakalaking armas ho yan para talagang lumpuhin na itong kilusang komunista. Pulso at Balita. Maging si Senator Richard Gordon ho ay meron ngayong ipinapanukala, ano? Sabi niya, kailangan ho ng gobyerno na palakasin itong ating maritime capability para bigyan ho ng protection yung ating mga mangingisda mula ho sa mga anumang intimidation o harassment dyan ho sa Panatag Shoal o Scarborough Shoal at sa iba pang bahagi ho ng West Philippine Sea o South China Sea naman, kumbaga sa China. Ginigit ho ni Senator Gordon na kailangan hong magkaroon ng konting sakripisyo, ano? Para ho sa atin so that itong ating gobyerno ho ay makapag-alat o makapaglaan ng mas malaking pondo para ho naman i-upgrade o i-modernize yung maritime capability ng atin hong sandatang lakas ng Pilipinas. Actually, ito ginagawa na ngayon ng ating Pangulong Rodrigo Duterte, ano? Meron silang mga plano doon sa second horizon na modernization ng armed forces, yung mga beechcraft na kanilang binibili, yung mga barko ng atin hong Philippine Navy. Actually, ang Philippine Navy ho ngayon, ang mga barko nila, hindi yung limited na dito lang sa Pilipinas nakakapaglayag. Kahit ho sa ibang bansa, kayang-kaya na pumunta ng mga barko ng ating Philippine Navy. Ang Pangulong Duterte ho, gusto niya na magkaroon ng submarine itong ating Philippine Navy. O yan. Ngayon, ang gusto ni Senator Gordon, mas lakas ang peto. Para ho yan doon sa mga atake ng atake na mahina ang ating mga nagbabantay sa West Philippine Sea. O ngayon, ito ang hamon ni Senator Gordon. Gusto ninyo ng malakas na capability sa ating maritime territory, bigyan natin ng sapat na pondo at palakasin natin ito hong ating Armed Forces of the Philippines para wala ho tayong masabi. Tama nga naman. Pulso at Balita. Aba, sabi ko ni Senator Gordon, dapat matuto tayo magsakripisyo. Dapat marunong tayo magsakripisyo para mapondohan natin yung atin hong militar doon ho sa kanilang procurement ng mga submarines at kahit ho yung missile system. Sabi nga ho ni Vice Admiral Empedrad ng Philippine Navy, ang trend ngayon is submarines, ha? Ayan ho ang pinag-uusapan kasi nga naman napakahirap po na i-detect kung halimbawa ikaw ay may kalaban at gumagamit ng submarine. Para ma-detect mo yan, dapat submarine din. Yung ipang hahabol mo riyan, kung ikaw ay nasa ibabaw at sila ay nasa ilalim, talaga hong gugulang tangin ka na lang bigla niyan. Kaya meron ho silang mga pinoprocure din. Yung mga patrol aircraft o yung helicopter, yung attack helicopter na armado ng mga torpedo. So kasama ho yan doon sa kanilang mga gustong i-procure. At sabi nga ho ni General Galvez sa kanyang termino, nais niya na prioridad nila ang modernization ng ating Philippine Navy at saka ng Philippine Air Force. Kasama ho dyan ang mga protected gear ng ating sandatang lakas ng Pilipinas, ng ating mga sundalo. Pulso at Balita. Ayun, sana maintindihan natin yung sinasabi ni Senator Richard Gordon na kumbaga kung nais natin na total kantsaw ho kayo ng kantsaw, ano? Kung kayo ay nangangantsaw na wala tayong ginagawa at hindi natin kaya na magbantay dyan sa West Philippine Sea, ang nakikita ho ngayon ni Senator Richard Gordon, kailangan natin na palakasin na itong persa na ating sandatang lakas ng Pilipinas. Kung tutusin nyo, alam nyo ba ang itong ating mga miyembro ng sandatang lakas ng Pilipinas, ang Armed Forces of the Philippines, mapalad doon tayo sa pagkakaroon ng mga magagaling na pinuno at kawal ng ating Armed Forces of the Philippines. Bakit ika nyo sa buong mundo may pagmamalaki ho natin ng ating mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines? Sa kadahilanan ho, sa ibang bansa, hindi ba patuloy ho na mayroong mga gera sa ibang bansa?
Oh, hindi naman ako kailangan sa inyo kung malimit kayong magbabasa ng mga pahayagan, di ba? Sa ibang mga basa, lagi hanggang ngayon, hindi ho na lulutas ang problema dyan. O sa Syria lang, hanggang ngayon ho nagbabakbakan. Di ba? Pero ang atin nung sandatang lakas ng Pilipinas, sa loob ho lamang ng 5 buwan, tinapos nito ang problema sa mga teroristang maute dyan ho sa Marawi City. Pulso at Balita. O, hindi ba? O sa Iraq nga, yung sa Mosul, eh, ilang taong bago nila napalaya yun eh. Inabot ho yun ng halos eh, 3 taon. O, eh, kung tutusin mo, pinagmamalaki nila na malalakas ang kanilang mga armado, magagaling ang kanilang mga yung mga armed forces nila. O, pero hanggang ngayon, no, nagkakagulo sa kanila, may mga gera sa ibang mga lugar. Sa Pakistan, di ba? O, aba, eh, tayo ho, eh, nakita nyo sa loob ho ng 5 buwan lang, tinapos ho ng ating mga miyembro ng sandatang lakas ng Pilipinas yung problema dyan ho sa mga terorista. Sa ibang bansa, hanggang ngayon, problema ho ang terorismo, di ba? Pulso at Balita. Mukha akong nagkapikunan na, mukha napikunan na ito si Special Assistant to the President Bongo. Dahil ho, nagkakahumunan ho ngayon ang saksakan ng ballpen yung dalawa, si Senator Trillanes at saka si Bongo. Inamon ho nitong si Senator Trillanes sa isang one-on-one na duelo. Oh, yun ho ang naging hamon ni Senator Bongo. Dahil ano naman dun sa patuloy ho na pag-aakusan itong si Senator Trillanes sa umano'y tagong yaman ng Pangulong Duterte at saka mismo sa kanya, kay Bongo. Meron na rin daw bilyon peso itong si Bongo na nakatago base ho dun sa mga akusasyon ni Senator Antonio Trillanes. At kaya ho siya ngayon binuweltahan naman itong si Go. Ang sabi niya, kahit saan daw sila magkita, magduelo na lamang silang dalawa. Kapag ka daw nanalo siya, sige, kanya na yung mga bilyon-bilyon ni Bongo kung may makikita daw. Gusto ko kasi na ni Senator Trillanes na magbigay ng waiver ito si Bongo at saka ang Pangulong Duterte para daw ipakalkal yung kanilang mga bank account. Kaya siguro sabi ni Bongo, mahilig ka rin lang sa ballpen, pare din naman ang hamon mo sa pagsulat ng waiver, saksakan na lang ng ballpen, sabi ni Bongo. Pulso at Balita. Sabi ho ni Bongo, pagka natalo daw siya, pwede nang maghamon at kung merong makitang bilyon sa kanya na mga account, doon na rin kay Trillanes na raw yun, di na raw niya kukuhanin yun. Alam mo, si Bongo, kung titingnan doon ninyo, napaka atahimik na tao nito, ngingiti-ngiti lamang ho ito eh. Bakit ho biglang nagsalita ng ganyan na naghahamon na ho ng saksakan ng ballpen? Siguro dala na ho yan marahil nung kanyang labis na pagka pikon, kumbaga napuno na ang salop eh. Alam nyo, ang isang tao kahit na gaano kabait, kapag kakaho yan talagang nasobra na at mayat maya lagi mo na lamang inaatake, meron ho talaga mga pagkakataon na gano'n na siyempre yung tao kailangan niyang tumindig at ipakita na hindi, sobra ka na, labis ka na, hindi na po pwede yan. Alam mo yung mga ganun, kailangan niyang tumindig at lumaban. Kung hindi nga naman niya gagawin yan, di lalong didire-diretso. Kung halimbawa hindi niya papansinin, magdidire-diretso yung mga kasusyon sa kanila. Kaya sabi niya, sa halip na magdadaldal ka, sabi niya kay Senator Trillanes, magpakita ka ng mga pruweba at puntahan mo na lang ako, sabihin mo sa akin kung saan gusto mo tayo magduelo at pupuntahan kita anytime, anywhere. Pulso at Balita. Galit siya, no? Nagalit to si Senator Bongo. Senator to be pala, hindi pa senator. talaga kong kanya, kapag ka nakikita na, hindi ba, matunog ngayon na tatakbo siya sa susunod na halalan. Kaya siguro ngayon pa lang, katulad doon ang ginawa ni Senator Trillanes doon sa Pangulong Rodrigo Duterte noon na inupakan ng inupakan tungkol dyan sa mga accounts na yan. Kaya nga lamang ho, kahit na anong upak ang ginawa niya noon sa kandidatura ng Pangulong Rodrigo Duterte,
inilampaso pa rin nito ang kanyang mga nakalaban doon sa nakalipas na presidential election. Pulso at Balita. Yan ang ating unang isang oras ng dalawang oras na kabuuan ng ating palatuntunang Pulso at Balita. Sa akin noong pagbabalik ay yatid ko sa inyo ang kalipunan ng mga mas komprehensibo, mas mga sariwang pagbabalita. Kakibatunin niyan ang mga gagawin namin pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ni Beth Tanyete sa atin hong mga opisyal na nasa likod ng mga balita. Sandali ho lamang. Ito ang DWDD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa'yo'y iaalay, ipagtatanggol, at sa'yo'y magbabantay. Bayan ko, pakinggan mo ang mga pangako ng Diyos sa'yo. Ang pagligap niya'y hindi magbabago. Bayan ko, tingin mo. Bayan ko, masdan mo ang iyong ganda. Taglay nito ang kulay at saya. Pag-asa ay ngayon'y nadarama. Ang pag-asa na'y nasa ay muli itong makakanta. Pagkat sa Diyos tiwala ay ibinigay.
pag-ibig ko'y walang hanggan. Ang buhay ko sa'yo'y ipinigay, bayan ko, bayan ko. Sampung minuto na makalipas ang ganap na ikapito ng umaga. Pulso at balita. Ang mga pangyayari ngayon, pag-uusapan, diringgin ang pulso ng mamamayan sa mga pangunahing balita upang ipabatid sa mga kinauukulan. Pulso at balita. Dito sa DWDD Katropa Radio. Araw tayo ngayon ng Lunes, ikalabing walo na sa buwan ng Hunyo taong 2018. Welcome ho dito sa ating pulso at balita sa pangalawang oras sa kalipunan ng ating mga mas komprehensibong pagbabalita at pakikipag-ugnayan sa mga taong nasa likod ng ating mga balita. Pulso at balita. Magandang umaga muna sa atin ng mga taga-subaybay ngayon sa Facebook Live. Nandiyan si Jonathan Echevarria. Kasama naman natin siya sa ating Facebook Live. Gayun din naman si Marilyn Acanto ng Sakdalan, San Miguel, Bulacan. Kumusta na mga mate? Pulso at balita. Sa ngalan naman ni Angel Cruz na ngayon ay mayroong mahalagang nilalakad. Ang inyo pong magiging tagapagbalita sa oras na ito, ako po si Nick Lipana Echevarria. Pulso at balita. Sa detalye ng ating mga pangunahing tampok ng mga balita, binabalak ng pamahalaan na konsultahin ng Kongreso at iba pang mga stakeholders sa posibleng maging laman ng pinal na versyon ng peace agreement na maaaring lagdaan kasama ho ang mga rebeldeng komunista. Ang naturang pahayag ay ginawa ni Labor Secretary Silvestre Bello III, chairman din ng Government Peace Negotiating Panel, kasunod ng paglagda ng dalawang panig sa isang stand-down agreement. Naglalaman ng agreement on stand-down for the resumption of the formal peace talks na nagkasundo ang dalawang panig na magkaroon ng stand-down ang kanilang armed units bilang preparasyon na rin sa resumption ng peace talks. Dagdag pa rito ay giniit ng kalihim na hindi hangad ng gobyerno na lumagdag para gawin pinalang interim peace agreement kung hindi aniya nila nalalaman ang posisyon dito ng mga kongresista at ng iba pa nilang mga stakeholders. Ito umano ang posibleng dahilan kung bakit kinansela ng Pangulong Rodrigo Duterte ang scheduled resumption ng peace talks na dapat sana ay sa darating na June 28. Pulso at balita. Samantala ho, sa detalye pa nating mga balita,
Naglabas na ng anunsyo kahapon ng Department of Justice o DOJ na ilalabas na nila ngayong araw ang kanilang desisyon sa apela ng Australian nun na si Sister Patricia Fox na ibalik ang kanyang missionary visa. Ngayong araw din ang itinakdang deadline ng Bureau of Immigration upang umalis ng bansa ang 71 taong gulang na madre dahil sa pagsali umano nito sa mga partisan political activities. Mismo si Pangulong Rodrigo Duterte ang nagnanais na paimbestigahan ng madre dahil sa mga pagbatikos umano nito sa kanyang administrasyon. Pero itinanggi ito ng Pangulo na siya ang nagpa-aresto at nagpa-deport sa naturang madre. Subalit sa kanyang counter-affidavit, sinabi ng Australian nun na totoong sumali siya sa mga rallies at pagtitipon ng mga magsasaka, manggagawa at mga indigenous peoples, pero hindi naman daw ito partisan activities laban ho sa gobyerno. Pulso at Balita. Alam niyo kahit ito sa saan mang bansa, ang isang dayuhan, hindi ho po pwedeng sumali o makiluhok doon sa mga rally-rally against government. Bawal na bawal ho yan. Ikaw nga, sabi mo nga naman, ikaw halimbawa na doon ka sa tahanan mo, tumanggap ka ng bisita, tatanggapin mo ba yung isang bisita na pagdating doon sa bakuran mo, guguluhin ka? Pulso at Balita. Sa ating pa mga balita, niyanig ng magnitude na 5.2 na paglindol ang Zambales kahapon noon ng hapon. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOLCS, alas 5.46 ng hapon nang mangyari ang naturang lindol sa 57 kilometro southwest sa bayan ng San Felipe. Tectonic ang origin nito at may lalim na 18 kilometers. Samantala, naramdaman naman ang intensity 3 sa Cainta Rizal habang intensity 2 naman dyan sa lungsod ng Quezon. Inaasahan na magkakaroon pa ng mga aftershocks pero hindi naman magdudulot ng anumang pinsala. Pulso at Balita. 15 minuto makalipas ang ganap na ikapito ng umaga, patuloy tayo sa detalye pa ng ating mga pangunay at tampok ng mga balita. Sugatan ng nasa 3 katao matapos na mabagsakan ng malalaking tipak ng bato ang kanilang sasakyan sa Cannon Road sa Benguet. Dinatayang nasa 10 talampakan ang taas ng batong nahulog kahapon bandang alas 11 na umaga dahilan para mawasak ang sasakyan ng mga biktima. Gayunman kaagad namang itinakbo sa Baguio General Hospital ang mga ito at inaantabayanan pa ang kanilang kondisyon. Pulso at Balita. Sa ating pang detalyo ng mga pangunahing tampok ng mga balita dito sa patuloy nating pag-usad ng mga balita sa Pulso at Balita, niyanig ng magnitude 5.4 na paglindol ang Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Kahapon naman ito bandang alas 10:30 ng umaga. Natukoy ang epicenter ng lindol sa 5.99 north, 125.77 east hanggang sa 021 kilometer north 56 east sa nasabing lugar na may lalim na 122 kilometers. Sinabi ni PVOLCS na asahan na rin daw ang mga aftershocks na kasunod ng naturang pagyanig naman. Bakit ito sunod-sunod yata ang nangyayari mga paglindol ngayon, ano? Pulso at Balita. Diretso tayo sa ating pang mga balita dito sa ating Pulso at Balita. Bahagi ho ng ating mga balita pa. Naging matagumpay ang isinagawang pursuit operations ng mga tropa ng 32nd Infantry Battalion sa may sityo sa Ili, Barangay Pangalahan o Pangalayahan sa Patikol Sulu bandang alas 6:20 ng Sabado ng gabi nang makasagupa ang nasa 40 armadong miyembro ng mga bandidong grupong Abu Sayyaf sa naturang lugar. Ayon kay Joint Task Force Sulu Commander Brigadier General Divino Ray Pabayo, ang grupo ni Hadjaan Sawadjaan ang nakalaban ng mga sundalo kung saan nasawi ang isa sa kanilang mga miyembro. Umabot ng nasa 30 minuto ang naturang enkwentro kung saan wala namang naiulat na casualty sanay ng militar. Na-recover naman sa pinangyari ng enkwentro ang ilang mga improvised explosive device at mga personal na kagamitan mula sa mga bandido. Ang naturang impormasyon kaugnay sa presensya ng mga teroristang grupo ay nagmula naman sa mga sibilyan sa naturang lugar. Samantala, kaugnay nito,
Tinayak naman ni Western Mindanao Commander Lieutenant General Arnel de la Vega na lalo pa nilang palalakasin ang operasyon laban sa Abusep Group na sa gayon maging matiwasay na pamumuhay ng mga sibilyan sa lugar. Nagpapasalamat din si de la Vega sa mga sibilyan na patuloy na pagsuporta at pakikiisa sa mga tropa ng pamahalaan dahil sa anyay o dahil hindi nila anya makakayanan ang pag-neutralize sa mga terorista na walang tulong mula sa mga sibilyan. Pulso at Balita. Samantala ho, dakuhan muna natin ang report mula ho sa ating katropa si Ella Alivanya mula ho dyan sa Cagayan Valley. Tanggapin na natin ang kanyang ulat. Ella, please come in. Magandang umaga, Katropang Nick, at sa lahat ng tagapakinig ng ating programa. At kahapon ay nagsagawa ng isang panunumpa ng mga kabataan ng bayan ng Santo Niño Cagayan kasama ang local government unit ng Santo Niño at yun na rin ang 17th Infantry Battalion ng 5th Infantry Division Philippine Army na pinamumunuan ni Lieutenant Colonel Danilo Sadam. Ang panulumpa na ito ay upang maipasiguro na ang suporta ng mga kabataan ng bayan ng Santo Niño ay kanilang pangalagaan ang kanilang inang kalikasan na Katropang Nick. At dito nagkaroon ng pagpipirma ng isang papel na kung saan ay nakalahat dito yung kanilang suporta sa local government unit upang pangalagaan ang environment sa may bayan ng Santo Niño Cagayan. At isa dito sa kanilang tinututukan na pwedeng maging tourist spot ng bayan ng Santo Niño Katropang Nick ay ang Santa Ines Ruins. Ito yung pinakaunang simbahan na naipatayo sa may bayan ng Santo Niño. Ngunit noong panahon na nagkakagulo ang bayan ng Santo Niño at hindi naalagaan itong simbahan na ito ay naging ruins na lang Katropang Nick. So ang ginawa ng rang ay kabataan ng bayan ng Santo Niño ay nakipagkaisa sila sa local government unit ng bayan ng Santo Niño na pinamunuan ni Mayor Agurayan at ganun na rin na nakipagkaisa sila sa 17th Infantry Battalion para sa kanilang sa seguridad ng katahimikan ng bayan ng Santo Niño upang kanilang makita at saka ma-locate pa yung mga iba pang pwedeng maging tourist spot nitong bayan ng Santo Niño Katropang Nick. At Ella? Ella? Yes, Katropang Nick. Sino bale ang nag-sponsor nung anong yan, nung kanilang panunumpa na yan? Ang local government unit ng Santo Niño Katropang Nick. Marami ba silang mga kabataan na lumahok? Yes, Katropang Nick. Ito yung matagal ng grupo ng kabataan sa may bayan ng Santo Niño Cagayan na tinututukan na ito yung kapartner din ng bayan ng Santo Niño o local government unit ng Santo Niño upang kanilang mahikayat din yung mga iba pang mga kabataan like sa mga nag-aaral na sa gayon ay makapagsuporta sila, suportahan nila yung para sa katahimikan ng bayan ng Santo Niño at ganoon na rin yung pangangalaga nila sa kanilang kalikasan dahil ito yung isa sa mga bayan ng lalawigan ng Cagayan na napakaganda dahil dito nagsasalubong ang Cagayan River at ang Chico River, Katropang Nick. So, hindi lang yan, saka kumbaga maiiwas sila doon sa posibleng recruitment mula doon sa mga New People's Army sapagkat kabataan ang unang tinatarget niyan eh. Yes, Katropang Nick. Ito pa yung isa natin na naging topic din ng 17th Infantry Battalion dahil alam naman natin na ang bayan ng Santo Niño ay isa sa mga tinutukan ngayon ng 17th ID dahil dito namumugad itong mga teroristang New People's Army Katropang Nick. And very timing din yan dun sa anunsyo ng ating presidente na ipinahuhuli na niya dito sa ating mga kapulisan yung mga standby. Kung minsan yung mga kabataan natin this oras na ng ating gabi nagtambay-tambay pa.
Yes, Katropang Mix. So, isa rin sa mga naging agenda rin ng Philippine National Police dahil sila rin ay nakipagkaisa kahapon dito sa pag-support sa magiging project ng Rang Ay Kabataan at ganoon na rin ang local government unit ay upang maging busy itong mga kabataan, Katropang Mix. Oo, oh, totoo yan. At may mga pinagplanuhan pa ng mga iba pang mga activities like medical and dental civic action program na pwedeng i-partner sa 17th Infantry Battalion at sa gayon ay katulong o kaya kasama ang 17th IB na tumutok dito sa mga kabataan at sa gayon ay hindi sila mapasama sa mga hindi magandang gawain at ganoon na rin sa paggamit sa ipinagbabawal na gamot. Ano, parang ano na rin yan? Parang kahalintulan na rin yan dun sa mga dinaraos na Youth Leader Summit ano, sa iba't ibang mga kampo ng ating Santantahalangkas ng Pilipinas. Yes, Katropang Nick, ang mga ilan dito sa mga ano membro ng Rang Ay Kabataan na nagtatrabaho na rin para sa pagsuporta sa local government unit ng Santo Niño ay mga dati ng o mga graduate na ng Youth Leadership Summit nakapag-participate na sila dati. So, meron na silang idea kung paano na rin mag-organisa ng isang grupo at ganoon na rin na kung paano nila isagawa ang isang activity. So, meron na silang idea, Katropang. So, yun na yung bunga nung nakanilang inani dun sa pag-attend nila dun sa mga Youth Leader Summit na sponsor ng ating Armed Forces of the Philippines. So, ngayon, moving forward sila dun sa ibang horizon naman ngayon. Yes, Katropang Nick. At napakaganda itong pagkipagkaisa nila ngayon sa local government unit ng Santo Niño dahil napakasaya rin ni Mayor Pagurayan na ang kabataan ay nagtatrabaho na rin para sa ikatatahimik ng kanilang lugar, Katropang Nick. Very good. Napakaganda niya. Magandang development niya na Ella. Yes, Katropang Nick. So, yan ang ating ulat mula dito sa lalawigan ng Cagayan para sa ating ang inyong tagapag-ulat, Katropang Ella Alibanya. Magandang umaga. Thank you very much si Ella Alibanya, ang atin ang naging tagapag-ulat mula ho dyan sa Cagayan sa kanyang report patungkol naman doon sa panunumpa, pangangako ng atin ang mga kabataan dyan sa kanilang lugar ng pagsuporta ho naman dito sa kampanya ng ating mga local government units. Pulso at Balita. Si Jean Alcantara Ramos, kasama ko nating nakatutok ngayon dito sa ating Facebook Live. Kumusta na ang iyong mga alaga? Kumusta na ang pigiri? Mukhang palaki ng palaki ang pigiri mo, ah. Pulso at Balita. Also, si Terence Mordeno Grana, kasama natin sa ating Facebook Live dito sa patuloy na pag-inog na ating balatuntunan ng Pulso at Balita. Bahagi ho ng ating mga balita ngayong umaga pa. Para ho sa ulat panahon na baka ho kayo nag-aantay pa ng mga ulat ano, pero kanina nung pumasok ko ako ano na eh, maaliwalas na ang panahon, mukhang balak na magpakita ng haring araw at nang tayo ay tuloy-tuloy na makapagpatayo ng ating mga labada. Pulso at Balita. Pero wag ho tayong pakasiguro dahil sa kasalukuyan nung binabantayan ngayon ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang dalawang low pressure area na nasa labas ho ng ating bansa. Ay no kay PAGASA Weather Specialist Shelly Ignacio, ang isang LPA ay hulihong namataan sa layong 675 kilometers west ng Basco, Batanes, habang isa naman ay huling namataan sa silangan ng Mindanao. Samantala, apektado pa rin ng habagat ang itong kanlurang bahagi ng Luzon. Dahil ano sa habagat, makakaranas pa rin ng mainang gan sa katamtamang mga pagulan ang mga rehiyon ng Ilocos. Itong Cordillera Administrative Region at mga lalawigan ng Zambales, Bataan, Batanes at Babuyan Group of Island. Mas magiging maliwalas naman ang panahon sa nalalabi pang bahagi ng bansa kasama na ang Metro Manila. Kaya samantalain nyo natin yan hanggat maaga, hanggat nag-aaraw, ay magpatuyo kayo ng inyong mga labada na. Pulso at Balita. Hello! Ang bati ho ni Jean Alcantara Ramos dito sa atin ng mga katropa sa ating patuloy na pag-usad na atin ang palatuntunan ng Pulso at Balita.
Detalye pa ho na ating mga pangunay tampok ng mga balita sa pinakahuling periodic report ng Northern Luzon Command ng Armed Forces of the Philippines. Nasa 400 mga miyembro na lamang ng mga komunistang rebelde ang kanilang mahigpit na minomonitor ngayon na kumikilos sa kanilang area of responsibility. Ito ang ipinahayag ni Lieutenant Colonel Isagani Nato, ang tagapagsalita ng AFP NOLCOM, at naunahan na ho rito idineklarang ligtas na sa impluensya ng Communist Terrorist Group New People's Army ng lalawigan ng Pangasinan. Ipinabatid naman ni Lieutenant Colonel Nato sa mga nagnanais pang magbalik loob sa pamahalaan na mayroon silang mga personnel na ba o sa bawat unit ng Philippine Army sa mga isolated na lugar na maaari nilang malapitan at mahinga ng tulong para mapabilang sa mga ipinoproseso ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program ng ating pamahalaan sa bawat mga munisipyo at lungsod na kanila hong nasasakupan. Pulso at Balita. Patuloy tayo sa ating mga balita pa dito sa Pulso at Balita. Ibinunyag naman ni Jeffrey Aris, leader ng tumiwalag na grupo mula sa Kalipunan ng Damayang Mahihirap o Kadamay, na ilan na ang ilan sa mga housing units na inokupa nito sa Pandi, Bulacan ay napasok na ng mga miyembro ng New People's Army upang dito sanayin ang kanilang mga bagong recruits. Ayon kay Aris, nagsasagawa ng house-to-house na pagbisita ang mga miyembro ng New People's Army sa mga housing units para mag-recruit mula edad 11 kasabay ng pananakot sa kanila. Kasamang ibinulgar ni Aris ang panibagong pag-okupa ng kanilang mga kasamahan sa mga idle units sa tatlong iba pang housing projects sa naturang lugar na para sana sa mga naapektuhang manggagawa ng gobyerno na maapektuhan din ng mga nakalinyang infrastructure projects sa Quezon City. Tinukoy ng isa sa mga residente ng Atlantica Project sa Barangay Mapulang Lupa na ginawa na umanong recruitment at training center ng mga recruits ng New People's Army. Ayon naman kay Lieutenant Colonel Julio Eugene Osias, tagapagsalita ng 7th Infantry Division ng Philippine Army, kanila nang bineverifika ang mga aligasyong ito ng breakaway group mula naman sa mga militanteng grupong Kadamay. Pulso at Balita. Alas 7:30 na ho ang ating oras. Sa detalye pa ho ng ating mga pangunahing tampok ng mga balita, inirereklamo ngayon ang mga dating miyembro ng tumiwalag sa militanteng grupong Kalipunan ng Damayang Mahihirap o Kadamay ang pagbebenta sa kanilang o pagbabanta sa kanilang buhay ng samahan na minsan noon nilang kinaaniban. Sa inihaing reklamo sa tanggapan ng pulisya sa Bulacan, isinumbong ng mga miyembro ng Team JB na tumiwalag sa Kadamay ang pananakot at pangaharas sa kanila ng mga nakamotorsiklo kaugnayo sa pagtalikod nila sa samahang Kadamay. Ang Team JB na pinamumunuan ni Jeffrey Aris na tumiwalag sa grupo ay kabilang sa may 8,000 mga miyembro ng Kadamay na persang nag-okupa sa may 6,000 mga idle units ng 6 na housing projects ng pamahalaan noong nakalipas na taon. Kabilang sa mga ito ang pabahay ng National Housing Authority na para sana sa mga sundalo at kapulisan na kalaunan ay ibinigay na rin sa kanila ng Pangulong Rodrigo Duterte for humanitarian reason matapos na pangakuan na lamang ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police na ipagpapagawa na lamang sila ng mga makabagong pabahay. Pulso at Balita. Sandali lamang ako, magbabalik ako sa Kalipunan pa at karagdagang mga pagbabalita dito sa patuloy na pag-usad ng ating palatuntunang Pulso at Balita makalipas ang alin naming mga paalala. Ito ang DWDD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Isipin mo narito, mayroong isang katulad ko na umaasa at nagmamahal sa'yo.
Huwag mong takasan ang mundo, mayroong maghihintay sa'yo. Kabiguan mo'y lulunasan ko. Sana na may huwag nang lumuha aking hiling. Pag-ibig ko'y inaalay sa'yo. Bawat sakit ay pupunan ko ng ligaya. Kailanman o sinta, ika'y di na makikisa. Puso ko'y iyong iyo at nagmamahal. Handang umibig ng wakas, handang umibig ng tapat, hanggang sa kailanman. Nagmamahal sa'yo. Huwag mong takasan ang mundo, mayroong naghihintay sa'yo. Kabiguan mo'y lulunasan ko. Sana na may huwag nang lumuha aking giling. Pag-ibig ko'y inaalay sa'yo. Bawat sakit ay pupunan ko ng ligaya. Kailanman o hinta, ika'y di na mag-iisa. Puso ko'y iyo, iyo at nagmamahal. Ito ang DWDD!
DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo. Pulso at Balita. Balik ko tayo kagad sa detalye pa natin mga pangunay tampok na balita dito sa Pulso at Balita. Samantala, magandang umaga muna dito sa ating group commander ng MCAG, si Major Alwin Maneha. Isa ho yan sa mga awardees doon sa ginanap na awarding ceremony noon hong nakalipas na Biyernes, ano, dito mismo sa bakura ng Civil Relations Service na mismo ang ating Armed Forces of the Philippines. Sabado pala yun, ano? Hindi, Biyernes nga, nung 15 na holiday noon eh. Mismo ating Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Carlito Galvez ang bumisita dito sa amin kasabay ng pagkilala doon ho sa mga kabayanihan at sakripisyo ng ating mga kawal Pilipino mula dito sa Civil Relations Service, gayon din ang ating mga civilian employees na nakabahagi ho ng ating pamahalaan doon ho sa kanilang operasyon na laban ho sa mga teroristang maote at tagumpay na mapalaya ang Marawi City. Pulso at Balita. Sa detalye pa ho ng ating mga pangunahing balita, isa hong miyembro ng New People's Army ang sumuko dito ho sa commanding officer ng Army's 8th Infantry Battalion o 8IB mula ho dyan sa Bukidnon province. Ayon ho ito sa pahayag ni spokesperson Lieutenant Tere Ingente. Si Ingente ay no sa kanyang pahayag, sinabi na ang dating rebelde ay kinilalang si Katik Boy at nagsuko din ito ng isang M16 Armalite rifle at iba't ibang uri ng mga bala dito sa 8th Infantry Battalion Commander na si Lieutenant Colonel Ronaldo Iliana. Idinagdag pa nitong si Ingente na ang sumuko ay regular ho na miyembro ng Communist Party of the Philippines o CPP-NPA North Central Mindanao Regional Committee. Siya ngayon ay kasalukuyang inaasistihan o binibigyan ng tulong ng 8th Infantry Battalion para sa kanyang formal na enrollment o pagkakabilang doon ho sa Comprehensive Local Integration Program o itong CLIP upang siya ho ay maka-avail ng mga cash at mga livelihood support mula ho naman sa ating gobyerno. Pulso at Balita. Bagi pa ng ating mga pangunahing balita, nagsasagawa na ngayon ng Armed Forces of the Philippines sa ayon kay Chief of Staff General Carlito Galvez ng mga estriktong regulasyon upang mabigyang kalutasan ang malaking mga pagkakautang ng ating mga sundalo mula ho naman sa mga loans sa mga individual or mga private entities o kaya naman sa mga lending money at siya hong nagpapalubog sa kanila sa malaking interest ng kanilang mga pagkakautang. Sinabi ho ni General Galvez na itong financial problem ng ating mga kasundaluhan maging ng ating mga kapulisan ay nakarating na maging sa kaalaman ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay nito, ang Pangulong Duterte ay bumuo ng isang technical committee upang resolbahin ang issue hinggil ho naman sa sobrang pagkaka-expose ng ating mga kawal, mga police at mga teachers sa malalim na pagkakautang. Ayon ito sa pahayag ni General Galvez. Binigyan din pa ni General Galvez na ang militar ay nagsasagawa na rin ng mga kaukulang hakbangin kung paano naman wawakasan ang problema sa mga loans ng ating mga kasundaluhan. Ang Pangulong Rodrigo Duterte, kung inyong matatandaan, ay dinagdagan na at halos at nadoble na ang sweldo ng ating mga sundalo mula noong last January na kumbaga ang sinusweldo ho ngayon ng ating isang kasundaluhan mula ho sa pinakamababang rango o private ay umaabot na ho sa halos 30,000 pesos kada buwan. Pulso at Balita. Samantala ho naman na si Senator Richard Gordon ay nagpahayag niyo na kailangan ng gobyerno ng ating Pilipinas na palakasin ang ating maritime capability upang mabigyan ng proteksyon ng ating mga mangingisda mula sa anumang intimidation o harassment dyan sa Panatag o Scarborough Shoal at sa iba pang bahagi ng West Philippine Sea, dyan naman sa South China Sea. Iginigito ngayon ni Senator Gordon na kailangan mag-alay ng sakripisyong bawat isa
upang ating gobyerno ay makapangalap ng o makapaglaan ng pondo na siya naman magbibigay ng pagmomoderno sa ating maritime capability o pagpapalakas dito sa ating Armed Forces of the Philippines. Ay no kay Gordon, dapat tayong maging mapagsakripisyo upang atin nun namang gastusan at tustusan ito hong procurement ng ating militar ng mga bagong o ng mga submarino at maging ang mga missile system. Si miyembro si Gordon ay miyembro ng Senate Committee on National Defense and Security at ipinaliwanag nito na habang ang panatag siyol ay idineklaraho ng ang United Nations Tribunal na pabor dito sa ating bansa ay patuloy ho na nakakaranas ang ating mga mangingisda ng kaukulang mga harassment gayong sa deklarasyon ng Arbitral Tribunal ng United Nations. Ito hong West Philippine Sea o South China Sea ay deklarado bilang fishing ground ng mga bansang Pilipinas, China at Vietnam. Pulso at Balita. Patuloy tayo sa detalye ng ating mga balita. 4:04 na makalipas ang ganap na ikapito ng umaga. Ilan no sa ating pang mga balita ngayon. Teka muna. Sa NFA ito, Ate Beta, no? Okay, so nasa ating linya ngayon ang Public Information Officer ng National Food Authority, si Ginoong Rex Estoperes. Magandang umaga po sa iyo, sir. Si Nick Lipana Echevarria po, live tayo dito sa ating Pulso at Balita sa AFP Virtual Radio and Television at DWDD, sir. Magandang umaga, sir. Yes, sir. Kumustahin namin? Ano? Balita ko, marami nang dumating na mga bigas na mula na inangkat ng ating bansa mula sa ibang mga bansa. So, i-distribute na po ba ito? Makikita na ba ito dito sa mga pamilyan? Yung sa Mindanao area, wala tayong problema kasi wala namang bagyo doon. Yes, sir. At yung mabagat doon ay mukhang wala naman, ano? Mm. Yung problema po natin dito sa Luzon area, matagal na dumating, almost 10 days na po dumating ating barko. Okay. Sa Subic, may laman na mga 340,000 bucks. Oo. Sa NCR naman, meron tayong dumating na barko, kaso lang hindi natin maipaba dahil na dun sa bagyo at masamang panahon. Okay. So ang naging problema, yung masamang panahon, hindi lang natin may unload yung mga dumating na mga bigas dito sa atin. Pero ngayon, maganda na ang panahon na maipapangako na natin ito, sir. Basta maganda po ang luminaw po yung kalangitan, wala tayong problema sa pagbaba. Mm-hmm. Ang sa ngayon kasi dito sa Subic, meron ka ng pag-ulan pa rin. Sa Metro Manila, sabihin natin, maaraw dyan sa Palupan. Pero pag dito pagdating natin po sa PL, no? Maano pa rin, umaambun pa rin, so hindi pa rin nabubuksan. Plus the fact na may mga protocol pa yan, yung 12 hours na aeration, at saka gagawin natin yung quality inspection. Pero dyan yata sa, yung bang dumaong dun sa Bicol, sir, at saka dun sa Jensan, na mga, kumbaga, libo-libong sako daw ng ating mga bigas, yung ba, okay na, ma-distribute na sa mga pamilyan? Sa Jensan po at saka sa Surigao na distribute na nila. Okay. Wala tayong problema doon, walang problema ng panahon doon. Except dito po sa Luzon area na yan ang problema. Yung bagyong Doming at saka Esther na nakaraan, no? Sana po naman patuloy na tong pagganda ng ating panahon. Ano, no? Para maipaba namin yung aming bigas doon sa ating mga pamilyang bayan. Yes, sir. Bali, all in all po, ilang metric tons yung dumating na yan na in-import ng ating bansa at makakasapat na po ba yan dito sa magiging pangangailangan ng ating bansa? Especially ngayon, no, dapat magkaroon tayo ng malaking buffer stock sapagkat panahon na ng mga tagbagyo. Yung ating pong government to government, may 250,000 metric tons tayo. Uh-oh. Yan po naman, darating dapat tapusan yan ng ang deadline sa kanila, natapusan itong June, no? Itong June 20, no? Meron dapat na dyan po magtatapos ang kanilang delivery. Pero mukhang na-delay rin, no? Basta yan po ay yung first tranche natin, 250,000 metric tons. Yan po ay
mga 5 million po. Yung another 250,000 tons, darating naman yung July at August, mga 5 million din po yun. Okay. Ito po naman ay mababa dun sa ating standards, pero wala tayong magagawa. Kung yan lang inaprobahan sa atin, kung kailan, sabi naman ni Presidente, kung kailangan, hindi magdagdag tayo. Pero sa ngayon, wala pang plano na magdagdag pa. Pero sino na ba ang nag-aaproba o nag-determine ngayon kung ilan ang dapat na tonelada ang angkatin ng NFA? Kasi wala na yung council, di ba? May council pa rin naman tayo kasi nagsasas sa batas na yung council, may council tayo, no? Pero nagkaiba lang siguro yung mga composition yan. Okay. Pero sa ngayon kasi ang chair natin si Tari Pinyol. So oo, we are under the Department of Agriculture informally. Yan yung sinasabi natin council ngayon, hindi katulad dati, parang ang chairman is yung executive secretary yata, di ba? Yun ang pagkakaiba. Opo, si cabinet secretary po, si cabinet secretary iba. Yung cabinet secretary, cabinet secretary. Ngayon, ang isa pang tanong, yung mga in-import natin na bigas na yan, so mabibili sa dating presyo, 27 or 32 per kilo? Hindi gagalaw po ang presyo natin. 27 pa rin po at 32 po yung ating presyo sa ating mga pamilihan. Pero kumusta po yung quality ng bigas, sir? Meron tayong quality management ngayon. At hindi naman natin yan pinapalabas sa ating mga bodega hanggang pumaayos sa quality. Okay. Dito pa lang po sa pagdating ng bigas natin, may quality inspection tayo. At sinisigurado natin na yan po ay naaayon sa kanilang pinormahan na terms of reference. Yes, sir. And paano to po? Ano ang assurance na itong mga in-import natin bigas na ito ay hindi umapa sa kamay ng mga commercial rice trader na ipinangahalo doon sa kanilang mga bigas? Meron tayong monitoring ngayon, no? Identify natin ang monitoring system natin. Yan po naman ay sinisigurado natin na dapat meron po sa ating mga pamilihang bayan at doon sa mga areas na halos hindi parating po yung halos hindi makababa po yung ating mamayan sa ating mga pamilihang bayan. Kailangan no, bantayan natin mabuti ito, sir, at kung magkamisan ang hinanak ito ng mga consumers natin, andyan nga ang NFA rice, bakit wala silang makita? Yung mga negosyante daw, hinahalo doon sa kanilang mga bigas, kung minsan pinapalitan lang daw ng sako yan dahil maganda yung klase ng NFA, nagiging commercial na ang halaga. Yun po, gagawin natin po ating monitoring system po. Ayusin po natin. Yes, sir. Pangako yan, sir, ha? Maraming salamat po. Maraming salamat din po, Nick, at sa atin po matagapakit. Thank you very much. Ginoong Rex Esto Perez, ang Public Information Officer ng National Food Authority, sa atin noong ginawang pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ho yan ni Beth Tanyete. Pulso at Balita. Patuloy tayo sa detalye pa ng ating mga balita. Alas 7:51 na ang ating oras dito sa patuloy na pag-inog ng panatuntunang Pulso at Balita. Detalye pa ng ating mga balita. Umarangkada na ho ang mga modernong jeepney sa Pasay City. Ayon sa payag na ipinalabas ng Department of Transportation, 15 mga bagong jeepneys ang nagsimula ng tumakbo ngayong araw ng Lunes sa naturang lugar. Ilan lamang ang 15 mga modernong jeepneys sa kabuuan 35 na mga jeep na pumasa sa PUV Modernization Program Checklist. Bibiyahe ang mga naturang jeepneys ayon sa inaprobahang ruta ng Land Transportation and Regulatory Board o LTFRB o franchising, ano? Land Transportation and Franchising Regulatory Board. Ang dalawang ruta na ito ay ang GSIS Building Senate hanggang Mall of Asia patungo ng Paranaque Integrated Terminal Exchange, Star City Cultural Center of the Philippines hanggang Philippine International Convention Center. Naku, paano na kaya yung mga ano dyan? Yung mga parang multicab na mga bumibiyahe dyan ho sa papunta ng gusali ng GSIS sa kahon ng Senado at saka dyan sa PICC. Yun ang mga bumibiyahe dyan, yung mga maliliit, yung mga multicab, ano? Maapekto ang kaya nitong ano to? Nitong pagbiyahing ito ng mga bagong modernong jeepneys. Pulso at Balita. Patuloy ko tayo sa detalye natin mga balita. Alas 7:52, ipinagtanggol ni Presidential
Advisor on the Peace Process, Jess Dresa, ang ginawang pag-reset ng Pangulong Rodrigo Duterte sa peace talks sa mga komunistang rebelde para bigyan protection ng kanilang mga napagkasunduan sa kanilang back-channel talks. Reaction ito sa negatibong pagbanat ni Jose Maria Sison sa Pangulong Duterte kaugnay sa pagkaka-reset ng peace talks na nauna nang sinabi ni Sison na mangyayari sana sa darating na June 28. Noong Biyernes, sinabi ni Dresa na ang pagkaka-reset sa peace talks ay upang imbitahan ng mga resource person na nakasama sa back channel talks ng government panel at National Democratic Front ng Communist Party of the Philippines para konsultahin ang ating publiko. Ipinaliwanag pa ni Dresa na sa maraming pagkakataon ay dinaos ang peace talks, lagi itong hindi nagtatagumpay dahil sa kawalan ng suporta ng publiko. Inihalimbawa din ni Dresa ang ipinakitang suporta at partisipasyon ng publiko na nakatulong na malaki sa pakikipag-usap ng pamahalaan sa Moro Islamic Liberation Front at ito ang gustong gayahin ng gobyerno. Binigyan din pa ni Dresa na hindi dapat ipagsawalang bahala ang posible at malaking contribution na maaring maibigay ng publiko tungkol sa ikatatagumpay ng peace talks. Pulso at Balita. 6 minuto bago sumapit ang ganap na 8 ng umaga, diretso tayo sa pasok ng ating mga balita. Bine-verifika na ng Armed Forces of the Philippines, so AFP, at Philippine National Police, so PNP, ang ginawang pagsalakay umano ng mga armadong miyembro ng New People's Army noong Miyerkules sa isang tanggapan na pag-aari umano ng isang Chinese tycoon sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayon kina Major General Filimon Santos, ang commander ng 7th Infantry Division ng Philippine Army at Chief Superintendent Amador Corpus, Regional Police Director sa Central Luzon, kapwa wala silang natatanggap na mga ulat tinggil sa ginawang pagsalakay ng mga New People's Army, subalit patuloy nila itong bineverifika. Ayon naman kay Lieutenant Colonel Arnel Cabugon, Commander ng Army's 48th Infantry Battalion, na hanggang noong Biyernes ng umaga, wala silang natatanggap na anumang confirmation, gayon din ang Bulacan Police at ang 88th Infantry Battalion ng Philippine Army hinggil sa naturang insidente. Sinabi ni Lieutenant Colonel Cabugon na posibleng isa lamang ito sa mga ginagawang propaganda ng New People's Army. Pulso at Balita. Samantalang naman, na ipinahayag ni Philippine Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Robert M. Pedrad na pursigido ang Japan Maritime Self-Defense Force o JMSDF na bigyan silang muli nito ng mga Beechcraft King Air TC-90 Patrol Aircraft. Ito ang ipinabatid umano ng JMSDF kay Admiral M. Pedrad sa kanyang pagbisita sa bansang Japan na nauna nang nagkaloob ng 5 TC-90 Patrol Aircraft ang maritime self-defense ng Japan dito sa Philippine Navy. Noong Pebrero 29, 2016, inialok ng JMSDF ang mga TC-90 patrol aircraft sa Pilipinas. Makaraang maisapinal ang agreement concerning the transfer of the defense equipment and technology sa pagitan ng dalawang magkaibigang bansa. Malaki ang maitutulong ng mga TC-90 patrol aircraft sa operasyon ng Philippine Navy, partikular sa intelligence, surveillance, humanitarian assistance at rescue and relief activities nito. Ayon kay Vice Admiral Empedrad, mayigit 1,000 nautical miles ang range na kayang abutin ng TC-90 patrol aircraft at taglay ang bilis na 220 knots na may kakayahan ding magsakay ng hanggang 8 pasaheros. Pulso at Balita. Sa huling balita ngayon noong umaga, nananalig si General Carlito Galvez Jr., hepe ng Sandatang Lakas ng Pilipinas, ng paglulunsad ng massive social infrastructure projects ang mabisang sandata pa rin para malutas ang insurgency sa buong bansa. Binigyan din ni General Galvez na hindi solusyon sa problema ng insurgency sa bansa tulad sa Mindanao ang armadong pakikipaglaban dahil laging may nagiging collateral o biktima dito. Sinabi din ni General Galvez na halos ang kanyang buong military career mula sa pagiging platoon leader hanggang sa maging general at pinuno ng Western Mindanao Command ng Armed Forces of the Philippines ay ginugol niya sa Mindanao bago maging Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Dahil sa mahabang karanasan sa Mindanao, naniniwala si General Galvez na tanging ang peaceful negotiation pa rin ang makakalutas ng matagal ng insurgency sa rehiyon ng Mindanao. Tinukoy ni General Galvez ang inaprubahang Bangsamoro Basic Law ng Kongreso na magiging matagumpay sa pag-gat
hatid ng Malao ng Inasam na peace and development sa naturang lugar. Pulso at Balita. 2 minuto bago sumapit ang ganap na 8 ng umaga dito sa ating patuloy na pag-usad sa ating palatuntunan na sa puntong ito, ihatid na sana namin ang ating editorial. Teka muna, meron nung pahabol ito si Ate Beth dito sa ating huling bagay na ating palatuntunan, Pulso at Balita, sapagkat nasa atin nung linya ngayon si Director Ed Posadas, ang Public Information Officer ng Office of the Civil Defense, NDRRMC. Director, magandang umaga po sa inyo, Sir. Sinik Lipana Echevarria po. Ay, kasamang Nick, Katropang Nick, magandang umaga po at magandang umaga po sa lahat na nakikinig sa inyong programa. Kumusta po yung Richard Gomez ng Leyte? Mukhang napunta na kayo dito sa Manila. Ilipat lang po tayo at ganun po talaga kasi ang pamunuan po siguro ay alam niya kung saan tayo lahat ilalagay for our professional growth po. Kumusta po ang naging monitoring ng inyong tanggapan dito sa nakalipas na pag-ulan o yung mga pagbagyo, yung pagbaha, Sir? Well, patuloy po tayo kagaya po nung last time na nakausap ko yung programa, no? Ngayon po ay ito po mga epekto na ito ay nakakaranas pa rin po tayo ng mga panakanakang epekto po ng southwest monsoon, lalo na po sa western side ng ating ng Luzon, ano? Ito kung kasama po dito yung Sambales, Bataan, at dito po may mga areas lang po na kasi po tagulan na, so ito po yung epekto nung southwest monsoon o yung habagat. Pero wala po tayong bagyo sa ngayon. Salamat po sa Diyos at nakapahinga po tayo ng konti. Oh, pero yung si habagat na yan, nagdulot po yan ng mas malalaking malalakas na mga pag-ulan, na wala bang mga reported na mga landslide o yung mga evacuees mula doon sa mga low-lying areas dito sa ating bansa? Nagkaroon po tayo pero hindi ho talagang nagtagal at hindi ho ganun ka... Mm-hmm. Well, when we say significant, ano, hindi ho masyadong talagang kinailangan ng tulong ng national na pamahalaan. Okay. Because yun lang po, mga local, ano lang po. Kayang-kaya na. Po, meron po tayo nung medyo may na-report po tayo na bumagsak yung boulder doon sa isang malaking tipak na bato sa isang sasakyan. Oo. Doon sa May Cannon Road, ano? Alam po siguro yun. Oo. Isang pamilya po ito. Pero sa awa po ng Diyos, bukod doon sa sasakyan, sila po ay... wala naman hong nasawi at meron lang hong mga nasugatan at naitakbo po sa hospital. Yung latest report namin kanina is pawang dinala sa mga paggamutan. So ngayon, ang pinaka-latest ninyo, so ligtas naman lahat yung sakay nung nabagsakan na sasakyan. Salamat po sa Diyos. Yun ho ang report na latest ng ating Regional Director ng Office of Civil Defense sa Cordillera Autonomous Region. Teka, matanong ko ho yung ganyan na ano, paano ba ang proseso dyan na sir, kapag kaganyan maituturing ba na yan dala ng aksidente through calamity dahil lang sa wala namang may gusto nung nangyari? Kanino hihingi ng tulong yung mga tao, yung biktima? Kagaya po nito, ito ho kasi ay tama ho kayo, aksidente ho, ano? Oo. At on and off po kasi ang pagdaan sa Cannon nitong mga nakalipas na araw. Ano? Okay. At dahil nga ho dito sa epekto din ng habagat. Mm. At hindi naman ho natin pwedeng sabihin na huwag kayong magbiyahe. So ang ano ho natin dito ay iba yung ingat po. At saka sa ngayon nga ho ay ina-advise na kung pwede doon tayo sa mga alternatibong ruta. O doon nakabukas po ang wala hong saradong daan ngayon sa patungo at palabas ng Baguio. Pero ito nga ho ay nangyari doon sa Cannon Road dahil alam niyo na assigned din ho tayo diyan noong araw, ano, kaya iba yung ingat ho pag nagmamaneho tayo paakyat at pababa ng Baguio lalo na kung pagulan. Pero paano nga po, kanino sila pwedeng humingi ng ano ng mga assistance pagka ganyang aksidente? Una ho ito ay sa lokal na pulisya po, sa lokal na pamahalaan. Tapos paakyat po ito kung hindi po kaya. Akyat po ito sa regional office natin dahil regionalized naman po ang Office of Civil Defense. So pwede sa inyo dyan sa regional office just in case na hindi matugunan dun sa pulisya? Yes, in case po. Opo. Pero in this case po dahil yun hong mukha hong yung driver ay membro din ng kapulisan. Okay. Wala naman hong naiulat dito sa atin sa central office na kinakailangan po natin ng ayuda from the national government. Meaning,
kailangan po, nakakaya naman po nila sa lokal na level lang. Meron kayong nakatakda na earthquake drill, sir, na gagawin? Opo, opo. Yun nga ho ang gusto ko rin tamang-tama po dahil kung mapansin mo, nagkaroon tayo ng lindol kahapon, ng hapon sa San Felipe, Zambales. No? Tiga Zambales po ako, kaya okay. Medyo kano yun, ano? Mas mataas kaysa sa 5 yung kanyang magnitude. At nakita ko nga ho sa social media, no, hanggang dito sa Metro Manila ay umabot po yung pagyanig. Ay, sa Kwan daw, sir, meron din eh. Sa Janu, sa Jose Abad Santos, sa Davao Occidental, meron din daw 5.4 din, yung lindol. 5.4 po, opo, opo. Doon po sa, tama po kayo. Hapon po yun o nung isang araw din. Oo. Kaya nga ho, ito, kasama, no, ito ho ang ating, ito ho ang ating, kasi unlike po yung typhoon, ano, yung mga pag, mga bagyo, mga pagulan, pagbaha. Medyo yan mo eh, medyo meron ho tayong mga mekanismo, meron ho tayong mga teknolohiya para medyo more or less ma-predict. Pag pinabing yung ma-predict, wala namang 100%. Uh-huh. Talagang siya, no? Pero ito ho kasing ito po kasing lindol hanggang sa ngayon, kahit po yung mga talagang tinatawag po natin sa English na technologically advanced countries like Japan, no? Okay. Medyo hindi pa rin po nila na-perfect yung o hindi pa rin nila na-predict kung kailan talaga darating yung pagyanig. Oh. Wala pa naman yata. Wala pa naman nakakahulaan yan. Tama po, tama po. Mm. Kaya nga po iba yung paghahanda tayo dahil yun nga, oh, yung hindi natin ma-predict, doon tayo mapaghanda po. Mm-hmm. So in relation to that po, meron po tayong tinatawag na nationwide simultaneous earthquake drill. Ito po yung tinasabi natin na NSET, ano. Uh-oh. At of course being part din ng defense squad po yung inyong ahensya, mm-hmm, o opisina. Iniimbitahan po namin kayo. Ito ho ay magaganap sa Webes, ano, sa 21 ho ng Hunyo. Okay. Ito ho ay doon sa Barangay Santa Ana, San Mateo, Rizal. At yung pong tinatawag natin na ceremonial pilot venue, ito ho yung national level. Okay. Ngayon, doon ho sa ating mga iba pa hong mga region sa buong kapuluan, meron din ho sila mga tinatawag na mga pilot site. Ating pinag-test nito, yung tinatawag natin yung contingency plan, yung kahandaan ng na plano para po sa earthquake, ano, wag naman yung sana. At kaya ho natin pinili ang San Mateo dahil ito ho ay nandungan ho sa malapit po doon sa dalawang pagsasanit ng East Valley Fault saka West Valley Fault. Okay. So ito ho ay to test yung kahandaan ng lokal na pamahalaan. Ang mga focus po natin ay yung mga lokal na pamahalaan na malapit po doon sa fault. Mm-hmm. Yung hindi sa kailan niya, kailan ang ano yan? Kailan gagawin niya, sir? Sa 21 po ito. Sa Webes po ito. Alas 2 ng hapon. Okay. Sa buong kapulaan po ito, hindi lang po sa San Mateo, pero ang national pilot site po natin ay dito. Local government unit ng San Mateo Rizal. So simultaneous yan. Ayano na nyo, i-announce natin dito paulit-ulit para maging handa at yung kaalaman ng ating mga kababayan dyan, sir. Tama po. At yun ang tinapanawagan namin talaga, yun ang ating mga key messages dito, no? Yun ang unang-una, yun ang duck cover and hold. Yun ang para yes, mag-yupo, tapos mag-cover ka, yung ulo at manatili ka sa isang ilalim ng isang safe na lugar kagaya halimbawa ng ilameta, no? Para ho hanggang ho tumigil yung pagyanig and then pwede na ho kayong lumabas, no? Yun ho yung back cover and hold natin, tapos yun na nga ho dapat yung kahandaan natin kasi kung bilang individual ho kung handa tayo, kailangan din ho natin maghanda para sa kaligtasan ng ating mga pamilya, no? Dahil yun nga ho, yung tamang kaalaman ay kahandaan din.
lalo na ho ito pinapanawagan natin dahil hindi ho natin napipredikta yung earthquake. So, yes, sir. Palagi ho natin sinasabi, bida ho talaga ang handa. Okay. Sir, maraming salamat po at medyo kinapos na po kami ng oras sa papasok na yung susunod na programa. And then sa mga susunod na oras sa panahon, sir, wag po kayong magatubali at sana makapartner namin kayo sa paghatid ng mga mahalagang impormasyon sa ating noong mga mamamayan. Maasahan po ninyo, maraming salamat po. Let's all be safe. Magandang umaga po sa inyo lahat. Si Director Ed Posadas, ang Public Information Officer ng Office of the Civil Defense sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Pulso at Balita. Nakatingin na sa atin si Ingkong Rolly Cannon, gigil na pumasok dito. Kumain na tayo ng 8 minuto sa kanyang palatuntunan. Pasensya ka na, Ingkong! Pulso at Balita. Talagang ganyan mga Ingkong, nakakalimot dun sa oras. Anyway, so wala na tayong oras. Bukas na tayo mag-editorial sa atin ng Pulso at Balita. Sa ngalan ng aming mga nakasama ngayong umaga ito, si Chris Sabado, si Jayton Dawato sa ating technical side, sa atin ng newsroom, si Beth Tanyete, at siyempre si Lovely Guillermo. Sa ngalan ng ating pang pamunuan ng Civil Relations Service ng MCAG, nagiging po ako sa inyo na isang magandang umaga. Kawal sa pangalan ni Angel Cruz, ako si Nick Lipana Echevarria. Ito ang DWDD 1134 kHz, balita, impormasyon at musika, AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz, DWDD, Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.